Hi guys! Nandito po muli si Ate Wita. Bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga dahil nasa bahay po. Ngayon, magluto po tayo ng paborito ng aking mga anak. Ayan, ito po ay very common sa mga nanay. Pero alam niyo po ba, mapapasarap po ang ating masarap na sabaw. Iyan ay sasamahan natin ng pagmamahal, mas lalong yayami. So ano po ba ngayon ang aking isi-share sa inyo? So alam ko naman pong alam niyo lahat, pero just ito po ay akin lang senior sa inyo para po ma-share sa inyo ang aking niluto ngayon na napakasarap yummy nilagang baka. Alright, paborito ng masa, paborito ng kahit sino. At alam niyo po ba ang kagandahan kapag humigop ka ng sabaw ng nilagang baka? Ikaw ay lalakas, ikaw ay sisigla, ikaw ay gagaling ang pagkay may karamdaman. Napakaganda ho nito dahil manunumbalik ang iyong lakas at sigla. At syempre, mas lalo kang gaganda. Okay guys, nakakapagpalakas po ng immune system natin ang nilagang baka. At kung yung mga blood platelet po natin, nakakataas po to ng mga blood platelets natin, no? So yun po ay ayon sa mga doktor, ayon sa isang doktor na nagkasakit yung anak ko, pakainin ko daw ng sabaw ng baka dahil mas makakatulong o sabaw ng bulalo. Okay guys, pakita ko na sa inyo. Ito po, binili ko po to guys. At ilalaho ko, mas masarap po kasi. So, wala po tayong kulay puti na mais. So, ito po ang aking nabili. Hello, hello everyone. Ayan po. Iiwa ko po lamang diyan. Siyempre, ating ilalaga ng super sa lambot. Super sa yummy. Ayan, ano? Ilalaga po natin hanggang sa lumambot. Siguro, mga 2 oras. Ano, yan lang po guys. Ilagay nyo ng sobrang lambot ang baka. So ngayon guys, ito po ay nilagyan ko na ng pamintang buo. Pero pamintang durog, pwede rin po guys. So nasa inyo na po yan. May optional. Ayan, so ayan po guys. Yan po ay pinapalambot ko na. So mamaya po lalambot na yan. Ano? So guys, ipakita po natin kung ano po ang aking mga ilalahok dyan sa napakasarap na nilagang baka. Look at that. Wow. Super sa yummy. Super sa healthy. Ayan. So, para manumbalik ang inyong lakas. Ayan. Lalo sa mga bagong panganak, pahigupin ng sabaw o sa mga may karamdaman. Super sa yummy. So, guys, ito po ang mga ilalaho ko. Pre guys, may patatas tayo at may carrots. Ayan, tips ko po sa inyo, ibabad nyo po sa tubig. Ano? Ayan, malinis na ang kamay ko para po hindi po mangitim yung patatas at carrots. At sasamahan po natin ang yummy repolyo. Ayan, napakasarap. At yan po, saging. Ano? Saging. At syempre, pag po napaka, pwede nyo na pong ihulog ang sibuyas. So, ang sibuyas, at huwag kakalimutan, ito po, paminta negra entera o whole black pepper. So ayan po, at syempre nasa inyo na po kung gusto niyo samahan magic sarap o hindi. At syempre patis, ano po, patis or asin na gusto niyo panimpla. So ayan po guys, isama na po natin ang ito ngayon. Oh, ayan po ang ating sibuyas. Alright, ayan na po, nailahok na po natin ang sibuyas. So mamaya po pagka talagang super na sa yummy at lambot niyan, so ilalahok na po natin lahat ng mga vegetable. Okay? Okay guys, super na to sa lambot ang ating nilagang baka or bulalo. Ayan na po guys. Oh, sa palagay niyo, sa palagay ko talagang super na, no? Look at that. So guys, naihulog ko na po ang sibuyas at ngayon ay ihuhulog na po natin ang ating mais at carrots. So ito po guys ay nahugasan ko na. Ayan, so ayan, hugasan na natin. Iyan yung ating mais. At syempre, ihulog na rin natin ang carrots para magsabay sila. At pagkatapos po, syempre, lagyan natin ng patis. Ayan, nasa panlasa nyo kung gusto nyo ng patis o kaya yung, ayan po, yung fish salt. Ayan, oh, ayan, fish salt po to. Fish salt, pangasinan patis. So, guys, pagkatapos ay ilagay na po natin ang carrots. Ayan, so guys, ang iba po naglalahok ng string beans. So guys, depende po sa inyo kung ano po mga vegetable
ang gusto nyong ilagay. So guys, let's wait po na lumambot po yan. Pagka medyo malambot na, pwede na nating ilahok ang ating patatas. Ayan, ang ating patatas at repolyo at ang ating saging. Ano? So mamaya po, ilalahok na po natin ang ating saging na saba, repolyo, at syempre, ang patatas susunod na po rin natin. So ayan po guys, look at that, diba? Super yummy. Ayan na po guys, ayan, papalambutin lang po natin yan ng ang mga vegetable. Okay guys, sige po mamaya, ayan, look at that, very very good. So guys, alam niyo po ba, ngayon po ay habang hinihintay po natin na lumambot ang mais, eto po i-share ko po sa inyo kung ano po ba ang kagandahan ng bulalo sa ating katawan. Yung pong bulalo o yung pong eto po yung baka, ano, sabaw ng baka na may bulalo, may yung po yung ano yung pong bone na meron pong marrow sa loob po noon, ano, sa loob ng bone. So ang tawag po doon ay tinatawag na bulalo, ano. Ito po ang bulalo po means the marrow in the bone of the beef shank. So, the marrow in the bone of the beef shank. Ayan. Ito po ay high quality nutrition for our health. Ayan. Ito po ay sinasabing high qualities of nutrition for our health. Ayan. So, ang bulalo po is one of the top. Ayan. Na this, ito po ay isa sa pinaka sikat dito sa Pilipinas at talagang niluluto po ito talaga sa Pilipinas sa mga restaurant dahil po ito ay nagtataglay ng vitamina at minerals na makakatulong sa ating katawan lalo na po pagka yung malamig, ano, malamig ang panahon. So, during cold weather, ayan, napakasarap po nitong higupin at lahat yan ang order sa restaurant. Ano po ba ang mga some benefits ng pagkain nyo ng bulalo or sabaw ng bulalo, yung paghigo po ng sabaw ng bulalo, guys. I-share ko po sa inyo, ito po ay, marami pong hindi nakakaalam, ano. So, ito po ay prevent cancer. Prevent cancer, ito po ay alternative for reducing cancer growth para po mapabagal ang cancer growth natin, ano. Ito po ay sinasabi na ito po ay mayaman sa antioxidant with veggies, siyempre yung mga veggies na sinasalin nyo ron, no? At ito po ay napakaganda. Ito po ay anti-inflammatory. Meron pong anti-inflammatory effect sa atin. Yung sinasabing ang beef bone po ay contains... Abi! Baka makooperate ako! Abi! Patayin mo muna yan. Beef bone po ay nagtataglay ng zinc. Ito pong zinc ay nakakatulong sa ating sistema. Ayan, para mapanatili po tayong healthy at ligtas sa mga sakit. Ano, at ito po ay nagtataglay ng, ito po ay napakaganda sa digestion. Ayan, sa pantunaw natin, digestion. Ito po ay nagtataglay rin ng nutrients. Ayan, nagtataglay ito ng nutrients which can also support collagen. Ang beef bone also contains mineral that promotes bone health. Ayan, napakaganda po sa kalusugan ng ating mga buto. Ayan, dahil ito po ay mayroong magnesium. Ayan, ito po ay sinasabi ring fighting for the leukemia. Ito po ay ang bone marrow can increase energy. Ang bone marrow po ay nag-i-increase ng energy. At yung white blood cells po natin, para maging normalized, ito po ay nakakatulong, ano. For those who have leukemia, it's improved energy and boost immune system. And meron po itong tinatawag na glucosamine. Nagko-contain po ito. Contain in our bone can support joint strength. Ayan, can support joint strength and mobility. Ayan. Gain red blood pressure. Improve cardiovascular system. Ayan, healthier circulation, control cholesterol amount, increase heart health, ayan, nakaka-increase po daw ng heart health, provide high nutrition for children, ayan, nakakatulong talaga to sa mga bata, no? So,
Bulalo soup is a great tasty, ayan, to prevent of many, many serious diseases. Ayan po, sinasabi po nila, no? Likewise, as cancer prevention soup. So guys, ayan po. Pero, may pero po tayo. Kung kayo po ay tumataas ang cholesterol, kayo po ay meron po kayo mga maintenance sa mga para sa cholesterol nyo, sumangguni po muna sa doktor. Huwag pong cut too much ng bulalo kasi po, syempre, ito po sa mga matataas ang cholesterol, syempre, hindi po dapat din kung sobrang taas ng cholesterol nyo, dapat moderate lang. O, yun po ang kagandahan ng bulalo. So, super soup po to talaga. Grabe po. So, guys, siguro po malambot na ang ating mais at ihulog na po natin ang ating mga gulay. Ayan po, nag-share lang po tayo ng konting kalaman. Ito po ay according lang po sa ating mga na-research na beneficial ng pagkain ng bulalo. Okay? Hindi po ako doktor. Ayan, napatatas. So, dinamihan ko po ang gulay kasi po, pwedeng hindi ka na magkanin pagka po marami tayong gulay. Ayan na po, guys. Nihulog ko na ang patatas. At isusunod ko na po ang saging na saba. Ayan. Look at that. Wow. Super sa yummy. Grabe. Sarap. Yummy. Ayan po. Ang mga taglay po niyan ay grabe sa ating katawan, no? Super healthy pala yan. Grabe. So, ayan po. Isusunod na po natin ang saging maya-maya. Ngayon po naman, guys. Ihulog na po natin ang ating saba na saging. Yummy! Sabang saging. Ayan, guys. Ayan po, guys. Tapos, repolyo na lang susunod natin, no? Okay, my goodness. So, yummy na our immune system. Okay, guys. Okay, guys. Heto na. Ayan na po ang ating repolyo. My goodness. Yummy, yummy, yummy. Alright. Ayan na po, guys. It's ready to eat na po. Ayos na ayos kainin sa mainit na kanin. Okay, guys. Yummy bulalo or sinigang na baka. Ayan. Atalita. Ayan. Ayan. May kasama yung pagmamahal. Kaya super sa yummy. Ayan na po, guys. Ang yummy sa sarap ni Lagang Baka ni Atalita. Yummy Nilagang Baka. Wow! Yummy! Ito na po, guys. Nakasandok na ako. Ang yummy nilaga ni Ate Lita Bulalo. Oh my goodness. Tikman natin kung gaano kasarap at kayummy nito. Oh my goodness. Super sa yummy, guys. Ayan. Oh my goodness. So yummy, guys. Ayan, kita nyo, umuusok pa. Fresh na fresh. Kaluluto lang. Wow, ayan po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you so much, guys, for watching. Ayan, so guys, napakainit pa. Hindi ko pa po makain to. Kita nyo, umuusok pa. Ayan, maraming salamat po. Don't forget to like, comment, and share. Ayan po, ito pong aking upload para sa inyong lahat sa araw na ito. Ayan po, be kind to one another and God bless to all of you, guys. Ayan po, guys. Super sa yummy may nilagang baka. Ayan po. Wow, oh my goodness. Thank you so much for watching. God bless. God bless po sa inyong lahat. Be kind to one another. Wow.